nakita na itong Araw mga sir. Panibagong video tayo ngayon. Gagawa tayo ng Honda Click 150. Gagawin natin dito, maglililis tayo ng magneto. At tanggalin natin itong magneto, itong cover na to at yung radiator. Dilinisan natin yung magneto tapos pipinturahan natin. Dahil medyo malaki na rin kasi yung tinakbo nito at obligado na rin na kailangan natin itong linisan. Unang-una, tatanggalin nyo muna yung upuan kasi magtatanggal kayo ng post dito yung clamp. Diyan. Mapansin nyo, binaklas ko na rin yung upuan dahil nga nagpalit ako ng yung o-ring dito sa may injector. Kaya nabaklas ko na rin yung upuan niya. Tapos ang tinakbo nito, bali 51,000 na yung tinakbo niya. Kaya medyo iba na yung kuwan nito. Iba na yung bigay ng kuryente. Medyo hindi na siya 100%. Malamang sa malamang ito masyadong malikabok na to. Kundi ka sobrang dumi na. Bubuksan muna natin to, tatanggalin muna natin to. Pagka nagbabakos na ito ng magneto sa kanyang radiator, hindi nyo na kailangan tanggalin pa yung itong tambocho niya. Dito lang tayo magbabaklas. Ay, napaka-importante na nalilinisan to. Ay, babaklasin muna natin tong cover nya. Radiator cover. Size nito 8mm. Tatlong piraso yung tornillo nito para maalis niyo yung cover na to. Tapos natanggalan natin yung radiator cover. Siyempre maglalagay tayo ng pang-salang dun sa pansalok dun sa coolant nung radiator. So tanggalin natin tong ano, yung drain ng radiator para malaglag yung laman nito, yung coolant. Kunti na lang ha. Tapos ito, tatanggalin natin to. Lilis na lang natin yan. Tapos meron pa sa taas. Itong clamp na yan, lilis natin yan. Pag na-release nyo na yung mga clamp ng hose, meron dito sa may pinakailalim yung socket nito, socket sa may ano, yung sa wire ng stator natin na nakadikit sa radiator natin. Gamit kayo ng flat screw para matanggal mo yung dito sa ilalim. Tapos gamit tayo ng 10mm, tatanggalin natin yung tornillo ng radiator. Apat na piraso to. Tapos sa baba. Yan, lagi nyo i-segregate yung mga tornilyo. Kanina walang pressure dahil hindi makaya nga yung kulan. Nung tinanggal ko na yung hose, ayan, bumulwak na. Tutulak nyo lang yung hose dito sa may taas. Hindi
Hindi naman mahirap tanggalin yan. Tapos may host dito sa may reserve. Tulak nyo lang din yan. Madali lang, madali lang magtanggal ng radiator. Mamaya, nilinisan din natin itong radiator niya. At makikita nyo yung magneto niya, talagang kalawang na kalawang na. Ito pala mga sila, itong tatlong tornilyo na yan, ibukod nyo yan kasi pagka napagpalit-palit natin yung tornilyo ng radiator, tatagos yan dun sa stator natin. Hindi po pwedeng masugatan yung stator. Pagka nasugatan natin yung stator, magsu-short circuit. Ito yung tatlong tornilyo ng pan natin. Dapat dyan, segregate nyo kagad to. Hindi dapat ito magkabali-baliktad. Kasi minsan pagkano na, ito yung nailalagay natin minsan. Ito yung tornilyo ng radiator natin. Kung titignan nyo dyan, mas mahaba. Kaya pagka ito yung nailagay natin dito, yan, tigyan ang nailagay natin dyan, tatagos yan dun sa may stator. Magsu-short circuit, laging puputok yung fuse. Tapos hindi na rin natin mapaikot. Tatanggalin muna natin to. Size nya na 17 mm. Tatanggalin natin yung tornilyo. Huwag po kayo gagamit ng impact drive dito kasi masisira yung crankcase natin pag in-impact. Yung dipokpok na impact. Tapos gagamit tayo ng cooler. Pinaka-importante yung cooler kasi pagka wala tayong cooler, hindi natin mailalabas yung magneto. Kaparehas na cooler nito, pang TMX155, pang Wave, yan, SYM, yan yung mga kaparehas na cooler nito. Tapos gagamit tayo ng adjustable wrench o patala. Tapos yung Phillips screw na makapal, saktong-sakto rito. Ay, ito nalagyan tayo yung tingko.
ngayon nagpabili muna ako ng sandpaper, yung liha, para maliha natin tong magneto. Tapos gagamitin natin pintura dyan, yung samurai paint na kulay itim, yung high tim. Ito yung samurai paint na pinabili ko, ito yung high tim. Ito yung gagamitin natin pang liha. Yan, basta gamitin nyo lagi dyan high tim para mas matagal yung kupas ng pintura. Yan yung gagamitin natin dito. Ito yung liha natin, gagamitin ko rito yung 1000. Hatiin muna natin kasi hindi naman natin mauubos ito. We'll be right back.
yung magneto. Ginagawa ko dito sa magneto sa may half moon, lalagyan ko siya ng grasa para hindi siya naglalak sa katagalan, sulit na baklas, parang hirap tanggalin. Lagay ko na itong magneto. Pagka nagbalik kayo nito, pagtapatin nyo yung half moon nya, yung lock. Dapat sakto yung pagkakalagay natin ng magneto. Dapat hindi masira yung half moon niya, yung nandito yung lock. Kasi pag yan ang nasira, baka magulat kayo ba't ayaw umandar. Aandar man siya kaso palyado. Lagyan natin yung tornilyo. Yan na yung ngayon yung kanyang magneto. Hindi tulad dati na sobrang kalawang. Tapos ito, naugasan pa rin siya ng konti. Kaso hindi siya talaga masyadong matanggal. Si tubig lang kasi yung ginamit kong pantanggal dito. Tapos ito, tatapas na dito. Kasi hindi naman din papasok yan pagka mali yung pagkakalagay. Hindi tatapat yung mga tornilyuan niya. Dito, may ano pala dito, may mas malaking butas dito. Ito maliit. Hindi papasok itong guide natin sa pan. Kaya ikutin nyo lang yan. Kasi ano, magtatapat din yung tornilyo. Pagka mali naman yung pagkakalagay ng pan, hindi naman natin may ilalagay yung tornilyo ng pan. Tapos tulad kanina sinabi ko, dapat ito yung tornilyo na ito, dapat hindi yan magkakapalit-palit kasi sakto lang. Okay, medyo hindi siya natapat. Yan, pagkamali naman yung pagkakalagay natin ng pan, hindi naman natin may tornilyo. Kaya ikutin nyo lang ulit. Medyo maitim pa rin yung kanyang radiator. Normal lang naman to. At tapos uunahin kong ipasok dito yung sa hose sa baba. Thank you.